Right. Doon naman sa mga meron pang sinuweldo o meron pang naitabi na naipon. Yun. Uh-huh. Or miski na kayo ay nakakita na na meron pagkakakitaan at yan, meron na kayong naabot sa inyo na pera. Unang-una, identify or alamin po yung pinaka, tawag nila sa Ingles, bare bones, yung pinaka matitip o pinaka mababa o pinaka kinakailangan nyo lang na gastusan. Sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, lalo na quarantine, enhanced community quarantine, na kung ito yung unang beses pa lang, Marso, ang talagang kailangan nyo lang ay yung pangkain. Nung Marso, April, Mayo, na kailangan. Oo, pagkain lang. Masustansyang pagkain. Ano ang, nung Marso, April, Mayo, kung naalala mo, Benji, ni hindi mo iisipin yung pangbayad ng kuryente, tubig, cellphone mo. Oo, wala pa eh, wala pa yun. Tulan, nang hindi ka naman nagpupulan. Of course, nagreklamo na tayo nung pagdating ng Hulyo. Oo, dumating na yung bill eh. Ang taas pala ng mga electric bill. Pero, just the same, katulad ngayon, pinag-uusapan natin ang ngayon, hindi naman sila yung kung meron pa kayong pera, just stick doon sa pinaka-basic, doon sa pinaka-pangunahing pangangailangan. Uh-huh. Yes, go ahead, sir. Mag-stick lang doon sa pinaka-pangunahing pangangailangan, yun lang ang paggastusan. Sa bawat araw na kayo ay nakakatipid ng gastos, bumibili kayo ng panibagong araw na meron kayong pera pa na paggastusan. Hindi po tayo naka-quarantine ngayon at magtitigin sa grab food. Ano ba paborito natin pagkain? Halika na piyesta tayo. Miski na nandito tayo sa bahay. Yun nga eh. Mapapamahal ka pa doon. Ngayon. Hindi po yan ang panahon ngayon. Pero kung titingnan mo, Benji, doon sa isang pag-aaral, yes, sir. Mas mataas ngayon na times 10 ang food delivery. Yung food delivery, hindi yan ang pangunahing pangangailangan. And yet tayo, karamihan ng Pilipino, nagre-reklamo o nag-aalala, paano na ngayon ang buhay natin? Paano na ngayon limitado ang pera? Pero tingnan mo kung paano pa rin gumagastos. Kaya nga eh, ha? Doon sa pangunahing pangangailangan ba? Or tuwan-tuwa tayo pag nakita natin online yung pinakapaborito nating restaurant na medyo mahal o obviously mahal kumpara doon sa namili tayo at nagluto ng pagkain sa bahay and et cetera. Diba? So, kasi nga ang kilig na nila eh, yung mga ganun. Oo. Doon naman sa mga meron pa talagang sobrang pera. Ha? Kaya nilang kustusan yung pangunahing pangangailangan nila sa pang-araw-araw hanggang matapos ang quarantine. Or miski na hindi na nag-quarantine. Okay pa ba mag-invest? Okay pa ba magpalago ng pera? At saan ko ilalagay ang pera? Number one, yun. Kung kayo po ay magpapalago ng pera, alalahanin niyo po, dapat nasasagot niyo ang tanong. Purpose, target, timeline. Purpose, target, timeline. Dapat nasasagot niyo, para saan ba itong ini-invest ko na pera? Ano ang, para saan ko, o saan ko gagastosin kapag itong pera na to pinalago ko na? Pag-education ba ng mga bata? Pang-retirement ko ba? Pag-vacation ko ba? Kailangan malinaw kung saan itutuon. Kung saan gagamitin. Hindi po kayo nag-i-invest dahil usong yun ang Bitcoin, inaalok ako ng Forex trading, narinig ko yung mutual funds, stock market. Mag-invest din ako ron. Hindi. Dapat alam mo, bakit ka nag-i-invest, para saan? Yun po yung purpose. Pangalawa, target. Ano yung target amount mo? Itong in-invest ko na 100,000, target ko dito eh, kumita lang ng 20% o 30%. Okay na ako. Or itong
1,000 pesos a month ko na ini-invest. Eh, lumagulang to ng 500,000. Okay na ako. Okay. Yung 500,000, pang bibili ko, gagastusin ko para dito sa ganitong purpose. Yung sinasabi ko, importante, merong target. B, target. Either target na amount or target na porsyento. At yung panghuli na P, okay, timeline. Dapat maliwanag sa inyo, sa loob ng 5 taon, sa loob ng 10 taon, sa loob ng 15 taon. Uulitin ko. Purpose, target, yes, timeline, ang importanteng batayan kung ano at saan at paano kayo mag-i-invest. Dapat malinaw okay yun, ano? Okay pa ba mag-invest? Okay pa ba mag-invest? Miski na sa panahon ngayon, ang sagot ko po dyan, kung kailangan pang-ipita, kung kailangan pa rin mag-ipon at mag-tipid, kung kailangan pa rin gumastos, kailangan pa rin mag-invest o magpalago ng pera. So, siguro susunod sa programa, gano'ng katagal mo ba ako binibigyan ng oras ngayon? Kasi, yes, oo. Medyo malapit ito. Kukulangin talaga tayo. At alam kong napakarami mong magagandang advice pagdating dyan sa financial literacy. So, marami kayong tips talaga na magagandang naibahagi sa ating programan. At meron pa naman tayong konting oras. Go ahead pa rin. Go ahead pa rin. Doon sa pera at actually may pera o wala. Bilang pagkatapos, kailangan ngayon, number one, lahat po ng inyong proper, complete identification mula sa barangay ID. Mula sa barangay ID hanggang sa inyong bank account at lahat ng mga detalye o informasyon tungkol sa inyong pagkatao dapat maayos na maayos. Tingnan dapat nyo yung mga ayos yan, ha? Okay. Yung mga namproblema noong nagbibigayan ng ayuda. Reklamo sila, hindi sila naabutan ng ayuda ng pamahalaan. Kasi hindi kayo properly identified. So yun, baka minsan kulang-kulang yung mga IDs nila, mga valid IDs. Kulang-kulang. Ngayon po, ang isa sa mga tinuturo ng tinuturo ng experience natin dito sa pandemya na ito. Si Benji, si Arman, at kumpleto dapat, si Arman Benko ay dapat kilala at alam na tao saan nakatira at ano ang pagkatao niya para properly identified and you belong. Ikaw ay kasama, kasapi sa isang komunidad, sa isang organisasyon, sa isang samahan. Hindi na pwede yung katulad ng dati na ikaw ay parang anonymous. Hindi po pwede na hindi ka properly identified. Lalo na, Benji, ramdam na ramdam natin ang technology ngayon. Patingin yung mga malalaking salita ngayon. Digital, online, di ba? Yan, kung meron kayong identity sa internet world dahil meron kayong email at telepono, nandiyan email address. Kayo may identity sa Facebook world, meron kayong Facebook account, dapat kayo ay nabubuhay din sa financial world. Ibig sabihin, meron kayong minimum bank account. So, okay. Ang takot kinikilala na social class, mayaman, mahirap, kailangan ay buhay sa financial world. Meron dapat kayong bank account. Alam mo ba, dito sa Pilipinas, only 3 out of
natin. So, tatlo lang sa bawat 10 Pilipino ang may bank account. Malaking bagay ang bank account. Malaking bagay. Paano ka mabubuhay sa mundo ng kaperahan kung wala kang identity sa financial world? Ngayong MECQ, bukas po ang mga banko. Kung wala pa po kayong bank account, yan ang unang yung assignment. Unang kailangan yung gawin, magkaroon ng bank account. Hindi po kayo bibigyan ng bank account kung wala kayong government-issued ID. So, lalo na kung wala kang pera. Kailan may pera pa rin. Pwede po kayong magkaroon yung mga tinatawag nilang cash card. Debit cash account. Card. Oh, debit wala pong pera pang opening. Kung meron man, yung ibang banko, 100 pesos. Oh, maliliit lang. Ngayon, huwag na po tayo mamiloso po. Ay, walang-wala po akong 100. Hindi po kayo mabubuhay sa mundo. Kung walang-wala. Diba? It's either magtrapaho kayo ang pera o humingi kayo ng pera. Kung huwag na po tayong loser's mentality, defeatist attitude. Eh, wala na pong tutulong. Eh, wala na. Eh, kung puro gusto niyo po kasi isusubo sa atin, hindi na po yan ang panahon ngayon. Yun na nga, mahilig kasi sa mga Pinoy, puro asa ng asa, no? Apo, alam niyo po, katulad nito, ha? Nitong tinuro sa atin ng pandemya, nakakatuwa. Kung yung iisipin, Benji. Yes, sir. Yes, sir. Lahat naghahanap ng bakuna o yung gamot para dito. Hirap na hirap sila, di ba? Correct. Eh, maghugas ka lang ng kamay, namamatay daw yung virus. Mumog ka lang ng mainit na may budadura mo ng asin, yung maligam, mainit, maligamdam na tubig, mamamatay yung virus. Matanggol ka lang, mamamatay yung virus. Kumain ka lang ng tama, mag-ehersis. Masustansya. Malakas lang ang katangatawan mo, masustansya ang pagkain. Malamang, hindi ka tamaan. Eh, nag-iing hindi ka tatablan, siyempre, ng sakit. Diba? Kung ipagtatanto mo sa simpleng sentido common, anong tinuturo sa atin ito? Mamuhay lang tayo ng tama, hindi kailangan marahya. Mamuhay lang tayo ng may respeto. Siguro kaya nauso yung physical social distancing, hindi yung bara-bara hanggang umabot sa pambabastos na dikit tayo ng dikit sa tao. Diba? Tingnan mo. Kaya nga, totoo yan. Pinapamukha sa atin ng pandemya. Miski na sa ating kaperahan. Ano ang tinuro sa atin ngayon? Pwede ka palang pumunta sa mall na hindi mo kailangan gumastos para aliwin ang sarili mo. Ngayon, wala nang tao sa mall. Miski na nung GCQ. Miski na nung hindi totoo pa yan, sa GCQ. Diba? Tinuruan tayo paano tayo pwedeng maging maligaya sa loob ng ating tahanan o bahay, kapiling ang ating mga pamilya na hindi tayo kailangan pumunta sa mga at gumastos sa mga mamahaling pasyalan, mapanganib sa kalusugan na mag-inuman hanggang madaling araw. Diba? Na, yes, sir. Ibig sabihin, marami talagang itinuro ang sakit na pandemyang ito sa ating buhay, ano? Pati sa pananalapi, ano? Yes. So, I'm sure mas marami ka pang mabibigay na tips sa amin dyan pagdating sa pananalapi. Sa susunod, sir, may iba tayong magandang topic naman, hopefully, next week. Sir, bigyan ko na lang kayo ng last message po para sa ating mga kababayan, sir. Alam niyo po, ang pandemya, tulad ng kahit anong crisis, sinasabi nga nila, madaling sabihin, pero yun po ang totoo eh. Itong crisis na to, hayaan nyo lang dumaan. Huwag po tayong tumambay dito sa krisis na to. Nasa ating mga kamay, sa awa ng ating Panginoon, nasa atin
na meron tayong mga dapat gawin, wag daw wag pong sa ano yan, sa walang bahala o pabayaan o wag gawin yung mga kailangan nating gawin. Maghugas ng kamay, kumain at siyang pagkain. Namuhay ka ng malinis. Panatingin malinis ang katawan mo. Matutong mag-budget. Tunahin muna ang pangunahing pangangailangan. Kung kailangan humingi ng saklolo, kalimutan ang pride, ang pagyayabang o galit o hindi pagkikipag ayos na o pakipagunawaan sa kapwa, pamilya man o kapitbahay. Split lang po ang ituro ng crisis na ito sa atin. Kailangan po meron tayong matutunan. Ang matututunan, hindi lang po sa isip, kundi sa ating salita at sa ating gawa. At para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.